hierro. Okay. Sorry. Hi everybody! 여러분 안녕하세요. 저는 샤인 쿡입니다. Welcome back to Shine Cook TV. Yay! Today I have a very very special guest. He's a guy. 단깟 마초. 마른 홍샤막 스마요. And singing, 디바? Singing then. 어, 건데, 건데. 마른 홍샤막 Korean. Pero sobrang marunong siya mag-Tagalog dahil lumaki siya dito. Yes! Oh, welcome! Si Lu Kondo! Right? Konde. Lu Konde. Konde. Lu Konde! Yay! Lu Konde! 안녕하세요. 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 제 이름은? 안경도 나요, 알람. Ah, magkwento tayo. Paano tayo kilala? Paano mo kami nagkakilala ni Shine? Ah, nag-umpisa yung friendship namin ni Shine nung parehas kaming makasama sa Regal Babies. Yes! Kung naman, anong year ba yun? 2015 ba? 2015. Yeah, Regal Babies. Nagkasama kami sa every weekend workshop. Tama. Diba? Taong-tawa siya para sa akin yung acting ko. Sabi ko, focus! Focus, Luke! Hindi kasi, honestly, during that time, fan ako ng mga K-dramas. So, since fan ako ng K-drama that time. Okay. So, para sa akin na fan ng K-drama, at meron kang mga ka-exe ng legit na Korean. So, sobrang privileged ako that time. At masaya, and yung pinipilit kasi ni Shine na talaga yung effort niya nandun para makapag-Tagalog. Kaya, kaya kahit hindi niya sinasadya, talagang funny. Sobrang nakakatawa siya pa nagpo-pronounce ng mga words. Kaya kahit pinipigilan kong tumawa, hindi ko mapigilan, natatawa talaga. Kasi ang cute niya mag-Tagalog. Okay. Yun. Pero hindi ka fall sa akin. Hindi. Sobrang straight. Yeah. Hindi pa? Okay, so yung challenge natin for this vlog is jojowain o tutropain. At bakit? Bakit yun? At bakit? Oh, at bakit. So, explain mo sa akin kung bakit. Wait, teka lang. Bakit ang ganda ng skin mo dito sa video? Ako? Mm-hmm. Ikaw? Ikaw. Pero sa totoo, in person hindi? Labas hindi. I mean, lalong nakikita yung lumalabas yung Korean glass skin mo. Nakakaya yung mukha ko. Ganda mo din! I'll share you beauty skin secret ko. Oh, di ba? Secret. Yun yung strategy para makakuha ka ng free advice. Yes, of course! Kasi alam ko, madaming fans mo, they are curious about kung kaya mo yan. Kung ano yung ideal girl na gusto mo. Diba? Diba? Tama. So I'm very sure na madaming girls na curious sila if may jowa ka na or kung ano yung ideal type mo. O bakit yung I just pick 10 hot local celebrities and 10 Korean celebrities since fan mo yung mga K-drama. Then, I'm gonna ask you. Sana kilala ko lahat ng Korean actress na niready mo. I'm very sure. Pero huwag mo sabihin na lahat na yung actress jojowain. So, let's do it! Actress number one. So, let's start with a local. Okay. Okay. Sarap pa to. Try mo. Masarap? Mm-hmm. Oh, it's good. It's really good. Okay. First, and Chris. Alam ko, di ba? Lagi ka. I mean, every day you
see her. Mm-hmm. Okay. Jojowain. At bakit? Hirap magsalita. Bakit? Sige, totropahin na lang. Bakit? Totropahin kasi si Ate Anne. Honestly, talaga Diyosa siya. Lahat ng tao talagang crush siya. I mean, lahat ng lalaki. Kahit yung mga babae, di ba nagka-crush kay, yes, kay Ate Anne or kay Anne. And totropahin kasi na-build na rin kasi sa Showtime yung ano eh, yung friendship namin sa loob. Family. Oo, family. So, nakilala ko siya behind the scene, nakikita ko siya behind the scene, and what you see is what you get talaga kay Anne. Kung paano siya nakita ng mga tao sa TV, okay, ganun din siya behind the camera. Sobrang approachable, as in, tropa. Saka kasal niya si Ate Anne. Ang haba yung ano. Explanation kung bakit. Pero pag may chance. Pag may chance? Ah, sige, okay na. Press number 2. Love it, bro. Ooh. I really love it. Sino ba may ayaw kay Love It, bro? Love it, bro? Yeah. Jojowain o Tropay? Tutropay. At bakit? Jojowain. Bakit? Jojowain kasi... Honestly, hindi ko pa nakakatrabaho si... Hindi ko pa nakakatrabaho si Miss Lovi po. Wow, Miss Lovi po! pero, okay, yung, pag may kita mo kasi kung paano siya... Paano niya pinipresent yung sarili niya in public. Kita mo na sobrang adventurous niya. Okay. So, magandang... Magkaroon ng karelasyon na, ano, na adventurous na tao. Yung willing itry yung maraming bagay. Kaysa dun sa mga reserved na parang ang daming ayaw gawin. Okay. And by the looks of it, kasi pag si Miss Lovi po, adventurous siya. So, okay, jojowain. Okay! So you wanna travel with her someday? Pag jowa siya? Oo naman. Pag may chance. Okay. Hawa ka ng tao. Press number 3! Guess who? Sino? Kim Chu! Ate Kim Chu! Jojowain. Okay, agad. Bakit? Bakit ba? Kasi during PBB teens, okay, sobrang lapitan ako sa kanya yung pag every time tumatawa siya. Uh-oh. Tapos natural sa kanya yung pagiging komedyante. And masaya na magkaroon ng jowa na hindi, yung hindi stiff, okay, yung jowa na kaloob, nagtagroon ng jokes kahit minsan alam niyang corny, pero ipapatupalin niya yung jokes niya. So, maganda sa relationship yon. And feeling ko, yun, jojowain. Oh. Chat crush ko si Kim. Sinasabi ko naman yun before pa. Wow, really? Hi, Kuya Zian. Hindi pa, may cut mo yun. Number 5. Number 4. Number 5 na. 4 na. 4 ba siya? 1, 2, 3, 4. Hindi pa natin sinasabi yung number 4. Number 4! Si Angel Loxin. Si Miss Angel. Oh, Miss Angel! Alam ko na yung sagot niya. Jojowain, no? Jojowain. Oh my God! Hindi, jojowain kasi... Okay. Walang ano eh, walang... Parang si ano din, parang si Miss Lovi po. Yung bukod sa adventurous, yung alam mong walang arte din sa katawan. Yung parang... Walang arte sa katawan? Walang arte, yung parang hindi siya ma... Yung paano ba sabihin niya? Yung parang kahit madumihan siya, hindi siya maarte. Yung parang ganun. Yung parang ang ganda pa rin yung tingnan kahit madugyot na yung itsura niya. Akala ko arte sa katawan. Akala ko sinasabi mo may arte sa katawan. But never mind. Okay, continue. Edit. Yun nga, na pag si Miss Angel kasi, yun nga, na... Sobrang ganun din, napaka-sincere at saka
yung dedication din niya sa work niya, yeah. Yung passion niya sa work niya, that makes her sobrang appealing. Kaya, jojowai. Okay, got it! Number 5! Sarah Heronimo. Si Miss Sarah. Miss Sarah. Sila ko'y nakalukan. Na ano nakalukan? Nakalukan. Diba? Nakalutang. Nakalukatan sa lahat. Nakalutang. Nakalukatan. No, naka. Naka. Lutang. Nakalutang. Tila ko'y nakalutang nasa langit. Okay. baka ma-copyright tayo, ha? Okay. Sarah G! Jojowain. I love her. Yeah, jojowain. Kasi so, una sa lahat, yung pagiging family woman niya, sobrang evident nun. Yung passion din niya sa work niya. Siya rin yung type ng babae na hindi nagpapakita ng skin masyado, pero ang appealing, ang sexy tingnan. And ilan lang yung mga ganung girls na, alam mo yun, sexy in their own way, kahit na hindi nagpapakita ng skin masyado. Tama. Kaya, Jojo Wai. Yay! Pero pop star kasi ako, kaya self-proclaimed pop star. Wait lang. Except Ate Amberlis, lahat ng Jojo Wai. Wala pa, hindi pa tapos. Pang ilan pa lang to? Five. Oh, five. Meron pa eh. Six! Catherine Bernardo. Sikat? Sikat? Close kami. Sikat? Hi, Kat. Sikat kasi... Yeah. Ano ba sikat? Totropahe. Totropahe. Why? Para kasing nakikita ko siya niya eh. Nakita ko kasi siya parang little sister. Really? Mm. Okay. Kasi naalala ko, nanonood ako dati ng Super Ingo. Super Ingo. Mm-hmm. And I remember Maya yung name niya doon. Okay. Siya yung love interest ni Super Ingo. Nakikita na ko sa kanya that time, sa puting pisngi niya. Tapos parang sarap na magkaroon ng kapatid na, yung role niya kasi doon, para siyang brat. Brat. Na babae, na ang arte-arte niya, tapos ang kulit-kulit niya. Na parang pag may kapatid kang ganung babae, parang sarap pag-tripan. Tapos, alam mo yung sister, little sister na you want to take care of. Parang ganun, na gusto mong ingatan, gusto mong protektahan, parang ganun. Ganun yung tingin ko sa kanya that time. Okay. And kaya yun, patropahe. Okay! O yan na, patropahe. Meron na finally. Nabukasan ha, natagdagan yung patropahe. Seven! Alex Gonzaga. Alex Gonzaga. Yeah. Oy, pink background. Same kayo. Mm, Alex Gonzaga. Yeah. Nababanggit ko din yan before na crush ko si Alex. And naalala ko nung press ko ng ano, bago ko sagutin yung Totropa and Jojowai, naalala ko nung press ko ng Regal, nung i-launch tayo. Siya yung sinagot ko na isa sa gusto ko makasama o makalove. Kasi, yun nga, kalog din siya eh. Kalog. No, I mean, komedyante, nakakatawa. And hindi rin siya masyadong conscious kung mukha pa siyang pangit sa TV or mukha siya nakakatawa or maganda siya. Basta hindi siya ganun ka-conscious. Pero totoo pa. Why? Makapagalitan na ako ni Mami Pinky. Hindi. Totropahin kasi gusto ko yung kaibigan. Yung dating niya, in the sense na always masaya. Masaya, tapos nagbubulihan kayong dalawa. And natutuwa ako dun sa friendship na meron silang dalawa ni Kay Luis. Diba? Ayon sa social media kung paano sila magsagutan, kung paano sila mag-asaran. Pero deep inside, they're very close. Sana. Hindi ako sure, pero para magawa mo yun sa isang tao. Yo, para magawa mo yun sa isang tao on social media, close talaga kayo. Diba? Kaya, I envy their friendship. So, yun. Otropahe. So, natagdaga na. Okay. Walo! Right? Eight? Yeah, eight. Walo. Pangwalo. Pangwalo. Liza Soberano. Kamu ka ni Nancy sa Korea. Soberano. Jojowai. Oh, so Miss Liza din. Miss Liza. Kasi... Ganda.
bukod sa maganda, okay, family-oriented. Gas-gas yung family-oriented. Hindi kasi, para talaga siyang ano, para talaga siyang anghel. Yung mukha niya. Kumbaga, bonus na yung beautiful face niya. Pero yung personality din kasi niya. Tsaka yung acting din kasi niya. Ang galing niya umarto. Yung sa Make It With You na teleserye niya ngayon. Make It With You? Yeah, Make It With You. Sobrang cute niya. Tapos pag pinapanood ko siya, para kung somewhat nanonood ng K-drama. Oh, really? Yung the way she act. Umarte, parang gano'n. Feeling ko oo. Kasi may mga times na gumaganto siya. Parang, oo. Yung mga gano'n niya, ang cute niya. Eh, yun lang. Ay, Kuya Enrique. Kuya Enrique. Nine! Nadine Lustre. Hottie, hottie. Ano ba yun? Parang wala na akong choice eh. Hindi ko pwedeng palitan yung sagot ko. Si Miss Nadine. Si Miss Nadine, okay. Si Miss Nadine, Jojo Wai. Bakit ba? Kasi... isa din siya dun sa effortless na ano, effortless na maganda. Bukod sa maganda yung mukha, yung puso din niya sa family niya. Sobrang nararamdaman mo, and yung, alam mo yung pagtsatsaga din niya na kung paano niya narating yung career niya ngayon. Yung passion niya sa trabaho niya, sa acting. Iba kasi yung ano eh, iba kasi yung determination niya. Kaya parang, masarap mahawa ng gano'n. Masarap magkaroon ng ka-relationship na girl na with same passion and determination para ma-encourage kanya na sa buhay mo. Oh, maging positive, parang gano'n. Okay. Dahil ko explanation, basta jagawain. Last na to from local. Number 10. Julia Barreto. Sige, sip-sip ka muna. Okay. Si Julia B. Okay. Julia B. Uh-huh. Kontrapahin. Kontrapahin kasi... okay. Bakit? Napanood ko yung ano, napanood ko kasi yung Block Z. Napanood ba yung Block Z? Hmm. Diba? Ang ganda, no? Yun. Napanood ko siya sa Block Z. And, syempre, yun yung pinaka-latest movie niya na napanood ko. And, nakita ko yung kung paano niya, though acting yun, acting yung ginawa niya dun sa movie, kasi di ba barkada sila, parang exciting na makasama mo siya at maging tropa because of what she did dun sa movie. Kung paano ba siya bilang isang kaibigan. Kasi parang nakapanood ako ng isang interview niya. Uh-huh. Hindi lang ako ganun ka-sure. Pero parang may sinabi siya na pagkaibigan kita, kaibigan kita. Parang ganun. Okay. Parang no matter what happened. Hindi lang ako ganun ka-sure kung paano niya sinabi yung exact word. Pero yun yung naramdaman ko nung sinabi niya sa isang interview. Parang siya friend forever. Parang ganun. BFF forever. Oo, parang ganun. Kaya... Close ba kayo? Hindi. Sabi ko nga, dun sa movie yung pinagbasa okay, dun sa movie lang. Sa movie na kung paano niya inarte yung role niya dun sa movie. Okay. It's exciting na malaman kung paano siya in real life. Okay. Julia Barreto is watch. Oh. Hi to your future friend. Right. Hi. Okay, so we'll go to 10 Korean celebrities. Are you excited? What mo sabi lahat ng jujuwain? Well, natin, actually, it's natin. Like, yeah, how you feel. Yeah, tingnan natin. Let's go! Okay, number one! Oh my gosh, this is my ultimate crush. Way, way back before. Simula bata pa. Si Chun Ji-hyun. Yung babae sa My love from the star. My love from the star. Jojowain. Hindi matapos yung line ko. Jojowain. Okay. Paano okay. Nga? Kasi... actually, no need na explanation. Oo, parang... Explain it. Gusto ko nga yung ano eh. Gusto ko yung role niya sa... of course, sa Sassy Girl. Nagmarka talaga siya. Tapos yung sa My Love from the Star... crazy. Ang sarap nung feeling na ikaw yung... nasa eksena, nasa kasama ni, sino nga yung guy doon? Si Kim Soo-yeon? Kim Soo-yeon, na parang,
talaga sa Mars. Oo, parang ako na lang yun, please. Pwede ba ako na lang? Ganun yung feeling ko, ako nanonood ako nun. Alien ka ba? Ay, di naman. Hindi, hindi. Sana. Pero sobrang, sobrang grabe nung isa sa ano yan, isa sa favorite ano, K-dramas ko talaga yung yeah. Legends of the Blue Sea. Grabe. At balita ko, nasa ano siya? Nasa Kingdom 2. Yeah! Balita ko. It's showing today. Yeah. Oh my gosh, I'm gonna watch. Ngayon hindi ngayon. Ngayon tinitape natin, pero may mapapanood nila. Tapos na. Yes. Okay. So cute. Yeah, Jojo Wai. Alright. So, Korean actress number 2. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. Sa Descendant of the Sun. Hindi pa. Nice. Tatrapahin. Di ba? Tatrapahin. Why? Kasi nakita lang ako sa kanya dun sa ano, sa Full House. Si Mama, Papa, Bear, Baby, di ba? Cute-cute niya dun. And ang galing niyang actress, so gusto kong i-workshop niya ako. Workshop sa kanya? Oh workshop my God. Sa tropa, kaya tropa. Kasi ang galing niya dun sa ano eh, ang galing niya dun sa, di ba, sa Endless Love na sobrang serious, na sobrang parang ang hing-hing-hing niya. Tapos biglang mapapanood mo siya sa Full House na parang totally different character. So ang galing niya mag-shift, so workshop mo ako. So heck you. So heck you! Tatropahin. Luna so heck you. Luna. Ate. Luna. Luna's Hong Hekyo. Luna's Hong Hekyo. Number 3! Ta-da! Son, yeah, Jay, crash landing on you! Nanot mo yun? Finish mo yun? Sobra. Alam mo ba, dahil dun sa, ano, oh yun, sa K-drama na yun, meron akong isang hashtag na convert. He is not into Korean dramas, pero na-convince ko siya na parang yung Crash Landing on You, and when he watched that, na-hook siya, and mas OA pa siya sa akin. Mas kinikilig pa siya sa akin. Hi, hashtag Ryle. Oh, I know Ryle. Yeah, hashtag yeah. Ryle. Sobra. Hi, Ryle. Naka nag-ano pa siya, nag-edit pa siya. Ako hindi ko pa nagagawa yun sa tanang buhay ko bilang K-drama fan. Siya, okay. Nagawa niya, i-edit yung picture niya, pinalitan niya yung mukha ni Captain Lee, at siya yung mukha niya nilagay niya. Kaya sobrang mission accomplished ako kay Ryan na na-engage niya pa siyang mag-K-drama. And first K-drama niya actually yung ano, Crash Landing. First. And going back to Totropahin. Okay. Totropahin. Why? Bakit? Kasi... Bakit? Parang ano niya eh. Basta ano. Parang okay. Siya sin ano eh, Song Hye Kyo para sa akin eh. Parang ganun yung dating niya. Parang sobrang into yung character niya. Oo. Parang ganun. Okay, I got it. Okay. So, number 4. Apat. Oh, yung dami na. Pang-apat. Ay, tignan mo. Sino yun? Do you know her name in Korean? Si Weightlifting Fairy. Yes, Kim Bok-joon. Yung jojowain. Jojowain. Decide. Jojowain. Kasi matangka din siya. Yeah. Tapos, parehas kami. Nag-start kami sa modeling. Oh, wow. Diba? Alam ko, diba? Finding the common. Common thing. Parabida siya sa Dr. Crush ba yun? Yes. Kontrabida siya doon. Tapos, nung ginawa niya yung weightlifting fairy, totally, as in, sobrang iba yung character niya. Na parang sabi ko, wow, ang galing din niya. And, yun din, effortless din siya magpatawa yeah. Sa weightlifting fairy, kaya jojowain. Jojowain. Do you have a message to Samgyeong Lee? Ingat! See you soon! Good? Mannayo. Good, mannayo. Samgyeong Lee. What does that mean? See you soon. Good, mannayo. Samgyeong Lee. Samgyeong Lee. Yeah. Edit ko yun. Yeah, sige.